bulate sa puso ng aso. Totoo nga ba ito? Hi. Yeah! Hi! 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 Magandang buhay uli sa inyo lahat mga furparents. This is Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. And for this video, I'm going to discuss everything you need to know about heartworm in dogs. So, ano nga ba ang heartworm? Ang heartworm ay literal na bulate sa puso ng mga aso. Yes, literal na bulate. Ito ang itsura niya. Paano nga ba nakukuha ng mga aso ang heartworm? So, ang may sala o ang merong kasalanan sa pag-transfer ng heartworm from aso to aso ay sila. Yes, mga kaibigan. Labok po ang may kasalanan sa pag-transfer. Sila ang carrier ng heartworm larva. So, later on, i-explain ko sa inyo ano nga ba ang life cycle and paano nga ba natin maiiwasan at paano nga ba ginagamot ng mga veterinaryo ang mga asong may heartworm. Unahin natin ang life cycle. So, nagsistart ang life cycle ng heartworm sa L3 larva. Imagine ninyo ang larva or tinatag natin na L3 stage larva ng heartworm ay nasa loob ng lamok. And once ang lamok na yon na maglalaman ng L3 larva ay kumagat sa inyong aso, ito transfer ng lamok ang L3 larva na yon sa kanyang dugo and tissues. So after a couple of days, in a span of 3 days, magiging L4 larva stage na ang heartworm larva na yon. 50 to 70 days post-infection, magiging immature adult na ang mga heartworm larva na yon. 70 to 120 days naman, ang mga immature adults na yon ay pupunta sa puso and pulmonary artery ng inyong aso. And then dun sila magiging fully grown adults. 7 to 9 months post-infection, habang ang mga adult ay nandoon sa puso ng inyong aso, sila ay magiging sexually matured. Therefore, magsa-start na sila mag-reproduce at gumawa na naman ng mga panibagong larva. So, cycle lang ito. Kapag ang L1 stage ng larva na na-hatch doon sa puso or sa bloodstream ng aso, ready na yon to ingest by a new lamok. So, bagong carrier naman, ihigupin ang lamok ng dugo ng aso na yon na naglalaman ng larva L1 stage, and doon sa loob ng lamok na yon, in a span of 14 days, magiging L3 stage larva na siya. And kapag ka siya ay naging L3 na at ang lamok na yon ay kumagat sa ibang aso, doon nalilipat at nagsisimula uli ang cycle ng heartworm. You have 9 months. So the heartworm have 9 months bago siya maging full-grown reproducing adult. So ang infection, it happens at 9 months. And later on, i-discuss natin ano nga ba ang ginagawa ng heartworm sa inyong aso. So yung pathogenicity ng sakit na to, ano ang effect nito, masamang epekto nito sa inyong aso. And paano ba natin to gagamutin at iiwasan? Ano nga ba ang masamang epekto na dinudulot ng heartworm sa inyong mga aso? Una sa lahat, lalo kapag sila ay adult na at mayroong around 1 to 1.5 inches yung kanilang sizes and more, yung iba mas mahaba pa doon, it could cause vascular hypertension. Siyempre, may blockage doon sa blood vessel ng aso nyo, specifically at the pulmonary artery. Nagkakos yun ng resistance doon. Also, pulmonary hypertension sa lungs. And of course, pulmonary thromboembolism. Pag sinabi pong pulmonary thromboembolism, once an adult worm dies, pwede siyang mag-block or pwede siyang bumara sa isa sa mga ugat na aaring mag-cause ng ischemia to. So, blockage sa supply ng dugo ay hindi maganda. And also,
isa sa mga pinaka masamang epekto nito is cardiac myopathy. So since mayroong hypertension na nararanasan or pagkasikip doon sa area, yung puso ay mag-overwork siya. So to compensate, kailangan niya mag-pump na mag-pump. Therefore, magkakaroon ng cardiac myopathy o paglaki ng isang parte ng puso. And it could lead to right-sided heart failure and death doon sa inyong aso. So ganun kasama ang epekto ng heartworm sa inyong aso. It could lead sa pagkamatay ng inyong dog. So how do we treat patients with heartworm? So una sa lahat, we consider yung severity ng sakit ng aso. So if siya ba ay severely infested na ba ng heartworm that we can know through test. We have available tests to diagnose yung sakit. We have test kits, antigen test kits. In a span of 5 minutes, malalaman na natin kung meron bang heartworm yung aso nyo. And also, we can do peripheral blood smear. So, dun sa blood, kukuha tayo ng dugo ng aso at titignan natin to sa microscope. If ever makakita tayo ng microfilaria or yung larva ng heartworm doon sa microscope, or sa dugo ng aso, positibo na marami ng adult or around 9 months na. Sabi ko nga kanina, around 7 to 9 months nagiging sexually matured na yung heartworm. Therefore, pag nakakita tayo ng microfilaria or larva, ibig sabihin nag-multiply na sila or nag-reproduce. But if ever naman na wala tayong makita sa peripheral blood smear, pero mag-positive siya dun sa antigen test kits natin, ibig sabihin, hindi pa nagre-reach ng 7 months. So, marahil ang inyong dog ay mayroong immature adult pa. So, depende ang treatment doon sa makikita natin na status ng heartworm infection sa inyong aso. Pero one of the treatment protocols we have for heartworm would be adulticide. Pag sinabing adult, we kill yung mga adult. So, we use a specific drug we call melarsumine. But isa sa mga complications of melarsumine would be pulmonary thromboembolism or yung pag namamatay ang heartworm, maaari siyang bumara. Sabi ko nga, adulticide ito. So, pinatay natin yung adult, maaaring bumara ang mga adult worms na yon sa mga ugat ng inyong aso. So, yun ang isa sa mga complications nun. But if the condition is like less than 7 months or meron tayong mga immature adults, we can do melarsumin treatment. Pwedeng patayin yung adults and after a couple of weeks, like 6 weeks, magtitreat tayo ng larvicidal naman or yung mga emeticide. Pag sinabing emeticide, yung mga larva ang pinapatay naman. So, mababawasan natin yung number or population of adult plus papatay natin yung kanilang mga larva. Therefore, maaaring ma-eliminate ang heartworm sa puso ng dog. But if the case is like 7 to 9 months or meron na tayong nakitang microfilaria doon sa blood smear and nag-positive na rin siya, so sa antigen test kit, napakahirap na po ito gamutin at maaaring ang complication ng treatment na gagawin ay death. So you have to understand, ganun ang complication na maaaring maranasan ng inyong aso once gamutin sila with heartworm. So what about prevention? For prevention, we have a lot of specific products that we use sa clinic. So, hindi lahat available sa amin, but some are available. For example, we have Advocate. It contains moxidectin. Well, the moxidectin is a emeticide and also in a form of adulticide din siya. Isa pa sa mga available natin ay HeartGuard. HeartGuard contains ivermectin. It's an adulticide and emeticide. And we also have NexGuard Spectra. It's actually an emeticide. So, pinapatay natin yung larva. So, isa pa sa mga possible na pang-prevention natin would be ProHeart. Yun nga lang po, hindi pa available sa amin yon. And I do hope so maging available ang ProHeart. It should be given once a year. Unlike yung NexGuard, Advocate, and HeartGuard should be given once a month. So, very matagal ang effectivity ng ProHeart. Nga lang, hindi pa available sa amin soon. We'll try to provide it para sa inyong lahat. And then, yun yung mga possible na pwede natin gamitin for prevention ng heartworm. So, some of them are adulticide
and nematicide. But the problem here is before we treat or before we try to give preventive drugs like those, like sa mga nabanggit ko, kailangan i-test muna for antigen test yung inyong dog kung meron ba silang heartworm, and also kailangan din along together with antigen test kit is peripheral blood smear. So first things first, before we treat, kailangan malaman muna natin kung meron ba sila nito o wala. Otherwise, complications such as thromboembolism once namatay ang adult, maaaring magkaroon ng posibilidad. Kaya dapat po maging maingat tayo, alamin natin kung meron ba silang a heartworm muna o wala. Those are the products that we can use to prevent, and also na-discuss ko din yung treatment plan ng mga veterinarians. So, case-to-case basis. Heartworm is a very, very serious case, and it's pansin ko lang, dito sa part ng Imus branch namin, heartworm is very apparent or napakadami nating cases na na-diagnose compared to Dasma. One reason I'm looking at is because maaaring napaka daming waterways or kanal sa Imus. So, lamok is very common doon sa mga area na matutubig or may mga na-stuck na tubig. Kaya kung ako sa inyo, to prevent heartworm aside from giving preventive drugs na nabanggit ko kanina, please remove all stagnant water sa bahay ninyo. Sa mga gulong, sa mga drum na naiimbakan, make sure na wala ito sa bahay ninyo dahil maaaring mapag-itlogan to ng lamok at maaaring dumami ang lamok sa inyong area. And also, syempre, pag walang lamok, wala rin dengue. Kaya hitting two birds in one stone tayo doon. Prevent natin ang lamok to prevent heartworm and also dengue sa inyong area. Thank you so much everyone for watching. I hope meron kayong natutunan sa video na to. At ang heartworm is a very easy disease na i-prevent. So all we have to do is to comply and provide ng heartworm preventive sa inyong mga dogs. And that's it. As always, prevention is always better than cure. It's always better then na mag-consult sa inyong veterinarian para sa mga concerns ninyo. Reminder lang po everyone, I do not consult online. It's not very good to consult online. So if your dog has a problem, make sure pumunta kayo sa nearest vet clinic and hear what your doctor has to say. Kasi kailangan talaga namin makita ang pasyente, malaman namin yung kondisyon, malaman natin yung mga maraming bagay pa bago natin na mabigyan ng tamang aksyon o gamot. So, paalala lang to everyone, pasensya na po kapag hindi ko kayo masasagot regarding sa treatment protocol ng inyong dog. Kailangan natin munang malaman at makumpirma ang pasyente. And of course, kailangan natin malaman yung sakit before tayo magbigay ng gamot. Okay? Again, thank you so much for watching. Please subscribe to this channel and ring the bell for notification para notify kayo sa mga susunod na video. I hope may natutunan kayo, and I hope to see you again in my next video. So this is all about heartworm. Salamat sa pakikinig. God bless.